So welcome back to another series of Learning Chemistry. So we're going to discuss different term today. So we have two terms to be discussed na madalas ay napapagkumpara at madalas ay nag-i-interchange. At madalas hindi natin alam kung anong ibig sabihin. So we're going to discuss accuracy and precision. Ano ba pinagkaiba ni accuracy sa precision? Ito yung madalas na hindi maintindihan ng mga estudyante. So, sit back at pag-aral natin what is accuracy and what is precision. So, enjoy! So, in measurement, so, madalas o hindi maiwasan, nagkakamali tayo sa pag-gather ng data. So, ang tawag doon sa mga pagkakamali niya yung tinatawag natin na errors o random errors. So, sometimes there are errors in measurement. So, ano na, bakit nagkakaroon ng mga errors? It can be human error, maybe medyo malabo ang iyong paningin, or medyo kumikilig ang iyong mga kamay, pasmado, etc. And also, based on the instrument you use. So, minsan may mga instrument na pag ginamit natin, hindi nagbibigay ng exact. Kumbaga, dispalinghado na, pwede nang ipagpapalit na siya. So, those are some errors in or some common reasons kaya nagkakaroon ng error in measurement. So, may tinatawag tayo na random errors. Balik tayo. Let's discuss accuracy and precision. So, by definition, accuracy is how close a measurement to the true value of a quantity that was measured. So, accuracy ay nakabase sa isang measurement na naikandak na. So, example, meron tayong 200 meter distance. So, yung makukuha nating measurement after ma-measure na yung field na yung example, 200 meters yung field. Nag-measure ulit tayo. Yung makukuha nating data ay nakabase yung accuracy dun sa standard na yun. So, tinitingnan kung gaano kalapit. So, pag mas malapit yung na-measure mo dun sa pinakang original na measurement, ibig sabihin, your data is accurate. How about precision? Pag sinabi naman natin precision, it refers to how closely two or more measurements of the same quantity agree with one another. Pag sinabi naman natin precision, gaano kalalapit yung nakuha mong data dun sa ibang data mong nakuha. So example, yung nga, 200 na field. So nag-measure ka ng, again, minesure mo agad yung field. So, naku, ang measurement ay 1.98, 1.99, 1.97. So, malalapit. Automatic, the measurement you have conducted is, or the measurement you have obtained is precise. Kasi, napakalalapit ng distance. Paano natin masabi hindi precise? Kung 200 meter yung field, tapos na-measure mo yung 1.72, 1.65, 1.98, automatic, hindi precise yung iyong measurement. There is a problem in your instrument or sa iyong paraan ng pagsusukat. Okay? So, let's have an example. Another example between the accuracy and precision. So, alamin natin kung sino ang accurate, sino ang precise, based on this given data. Okay, let us look at this data. So we have three students measuring the mass of a wire, or a mass of a wire. So the true mass of the wire is 2.00 grams. So student A conduct three measurements. So nakuha niya 1.964, 1.978, and 1.971 grams. And student B, 1.972 and 1.968 with an average of 1.970 grams. And student C, ang measure niya is 2.00 grams
2.002 and the average is 2.001. So looking at the data of student A, ano makikita natin? Medyo magkakalayo ang kanyang data. Bakit? So ang lalayo ng pagitan, medyo malalayo ang pagitan. So hindi siya precise, automatic. Pero masasabi natin siyang accurate. Bakit? Kasi medyo malapit sa desired o doon sa pinakang original value ng mass of wire. Student B. So, siya ay pwedeng maging konting precise kasi magkalapit ng 72 at 68. So, pwede siyang precise, moderate precise, and accurate. Kasi medyo malapit din siya sa true value. How about student C? So, student C, napakalapit ng value na kanina measure. We have 2.000 grams and 2.002 grams. So, napakalapit ng pagitan. So, sa lahat ng data, o sa lahat ng estudyante, sa student C ang may nakuhang magandang data. So, the most precise and the most accurate data. Kasi nga, napakalapit sa, bakit nasabing accurate? The true mass of wire is 2.000 grams. Tapos, ang nakuha niya ay napakalapit. So, accurate. In terms of precision, magkakalapit ng kanyang data, so siya ay precise. So, yun ang pinagkaiba ng accuracy at ng precision. Okay? So, that is the difference between accuracy and precision. So, next time, we're going to discuss conversion of units. Naubusan ng space ang aking cellphone. So, see you next lesson at sana may natutunan kayo ngayong araw.